sa buhay natin ngayon, hindi ka na makakaiwas sa mga taong walang magawa sa buhay kundi ang manlaan. Tipong lahat na lang ng galaw mo, may comment sila. Yun yung baboy. Yun yung baboy, di ba? Oo nga, yun yung baboy yan, no? Oy, baboy! Oy! Ano po yun? Baboy ako dito, ba't nandito ka? Wala po, naglalakad lang po ako. Malis ka na dito bago pa kita mabarak, ha? Malis ka dito! Oy, tupan! Nandito ka sa teritoryo namin. Ha? Huwag po! Huwag po! Kaya ngayon, ay bibigyan namin kayo ng 4 na paraan kung paano makaiwas sa bullying. Number 1. Una at number 1, pumili ka ng mga kaibigan mong tunay na mag-aalaga sa iyo. Kung sumama sa mga kaibigan mong o-okrain ka lang, magagawin ka lang lalo at lalong walang bababaan ang tingin mo sa sarili mo. Ay, ito ka pala. Kumakot ito, Daydan. Ay, tulog ka. Salingin mo. Kumakot lang. Please, dito mo lang. Please, ikaw mo lang. Guys, yung bago na ito. Hindi, wala yan. Ito yung mga papapin ninyo. Magneto Tools vs. Number Face from the Four Saves. Ito kasi dapat yan. Anyway, ito kasi yung sabi nyo, the mathematical. Hindi, mali yan, mali. Ito yun, ito yun. Number 2. Pangalawa, huwag mong gawing kabuli-buli ang sarili mo. Nasar ka nila na mabaho. Ano mabaho? Tao? Tao? Mabaho? Ano ba yun? Hindi. Tao? Mabaho? Aba syempre, magpabango ka. Gawin mong worthy yung sarili mo ng respeto na dapat na ibinibigay nila sa'yo. Number 3. Matlo, if you can't beat them, join them. Kibigayin mo sila. Bigyan mo sila ng dahilan para hindi ka naibully. Buwasin mo yung dahilan nila para ibully ka. Pero, kapag umabot sa ganito, medyo lumayo-layo ka na sa kanila. Wala ka ng rason para lumapit ka sa kanila kasi hindi na maganda yung ginagawa nila sa'yo. Punta ka na sa number 4. Kung hindi ka na talaga nila tinitigilan, kailangan mo nang magsumbong sa mas nakatatanda. Kasi alam mo yung mga bully na yan, takot yan sa mga mas nakatatanda. Magsumbong ka sa nanay mo, magsumbong ka sa teacher mo, magsumbong ka sa tatay mo, magsumbong ka sa kahit sino na sa tingin mo ay makakapagpapigil dun sa mga bully na yun.